Selebrasyon na to, sampal sa kanya yung sa kabila ng kanyang order na walang makakapasok na politiko, eh nakapasok si Inday Sara dito at nakapag-speech. Oh. Sampal sa kanya na in 16 days na binabalahura niya itong mga tao dito, eh nakakapag-praise at celebrate pa din sila. So, sorry ka na lang. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Anik Tore, you are in the losing end. Yes. Si Bongbong Marcos kasi absent siya eh, di ba? Hello, hello, wala siya dito, di ba? Is anybody home? Wala siya, di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya, wala mga siguro, mataga Davao, yun yung dinig ko, na noon pang pinagnanasahan yan. No? At saka daw yung mga Amerikano. Pero ang maraming kwento yan, kasi ganyan talaga ang gobyerno pagka hindi magaling ang gobyerno, marami talagang kwento na lahat kayo nalilito, ganon. Pero pag maayos ang gobyerno, maliwanag kung anong ginagawa nila. Ito ba may kaliwanagan? Diba? Kabaliwan na ito, di ba? So, nagsisinungaling ang sinungaling na Tore na yan, na hinahanap pa si Pastor. Ulitin ko 1,000,000 times, ha? Hindi na yan tungkol kay Pastor, di ba? Pigil-pigilan niyo na kami. Pwede ba? Huwag kami. No, hindi kami sing bobo. Di ba? Obvious. Very obvious. Tsaka na, Dok. Basta, the before ng paglusod ng August 24, di ba? Naglabas din ng court order naman pagdating sa pag-freeze noon ng assets po. Na hindi na directly related po dun sa kaso. Tapos, hindi nga rin nakapangalan kay Pastor. Basically, gusto na talagang kudkudan yung buong resources po ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? Sinama po yung CJFI on Children's Church Foundation na ngayon. Kawawa po yung mga kabataan pong sinusuportahan, even ang SMNA po. So, ganun po, clear din. Dati lang sa reklamo ng isang individual, ganoon na nyo makikita na buong kongregasyon po namin ang magsasuffer. Kung hindi ba naman talaga politika, o hindi ba naman basbasa na dito yung Bongbong Marcos Jr., Dokarin Bosnada. And they are willing to break the law para lang dito sa complainant na ito, ha? Kung matatandaan mo, Mamina, sinasabi ko na ito noon pa, na kung akala na ito ni Tore, na terrorize na ba yung mga tao dito, wala na, tapos na tayo doon sa pagiging wala nang resistance. Yung pinababayaan na natin sila eh. Siguro, ang gustong mangyari talaga nito ni Tore is gipitin talaga o ng gobyerno to, gipitin talaga itong Kingdom of Jesus Christ. At ang gusto nila mangyari is talagang masira ito. Mag-alisa na lang ito ng kusa and then mamatay na yung KOJC sa Pilipinas. Akala siguro nila ganun eh. Kaya lang iba ang disiplina ng mga tao nito. Pantahin mo after 15 days na pinapahirapan nila yung mga tao dito, gabi-gabi, after yung simula noong unang araw ng celebration, nagkaroon tayo ng patimpalak ng sayaw, nagkaroon ng sports fest dito sa loob, nagkaroon ng ng musical competition kagabi, tapos matatapos sana iyan ngayon. Siguro sampal na sampal kay Tore na nakikita niya na sa kabila ng pagdurog niya sa pag-try niyang durugin ang moral, spiritual at yung puso ng mga taga KOJC, nakakapag-celebrate pa, nakakangiti, nakakapag-praise pa. So, kaya siguro, ito si Tore na naulol na, kaya ito ang gagawin niya, mas paiigtingin niya pa at mas palalalain niya pa yung panggigipit. Oo, pero alam nyo, sinasabi ng mga taga-KOJC, bring it on. Ginawa nyo na yan noon eh. Ginawa nyo na yan ng 16 days. Ano ba naman yung, ano pang kukunin nyo sa amin? Ano pa bang gusto nyo sa amin? Eh kung gusto nyo mas palalain pa, ano pa ba itong ine-expect namin? Wala na tayong ine-expect talaga from this PRO 11 chief. Dahil wala na eh, sinira niya na lahat eh. Pero sa kabila ng yan, nakakapag-celebrate pa rin tayo, yeah. Nairaos pa din natin yung 39th anniversary ng KOJC. So sampal na sampal talaga to kay Nick Tore, itong celebration na to. Sampal sa kanya, yung sa kabila ng kanyang order na walang makakapasok na politiko, nakapasok si Inday Sara dito at nakapag-speech. Sampal sa kanya na in 16 days na binabalahura niya itong mga tao dito,
eh nakakapag-praise at celebrate pa din sila. So, sorry ka na lang. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Anik Tore, you are in the losing end. Yes. Hindi ka mananalo dito kahit 5 taon, 10 taon ka pang magstay dito, hindi ka mananalo sa laban mo dahil hindi ka ano eh, wala kang Diyos sa puso mo. Yun ang problema, isa kang demonyo. You're trying to break yung spirit na itong mga spirits na itong mga ano no, nitong mga devoted na nananalangit, nananampalataya sa Panginoon. Kaya anong tawag mo sa isang taong gustong sirain yung spiritual na relasyon mo sa ano sa Diyos Ama o di sa Taras? Mas nata dahil sumegoy ka diyan. Okay, go ahead po, Doc. Hina, may tanong ako sa inyo. Mm-hmm. Kasi kung inaman ni Dada, hindi kami taga KOJC, di ba? Pero may tanong ako sa inyo, kayo ni Almar. What will break your spirit? What will break your spirit? What will make you give up yung KOJC? Kasi yan naman ang gusto nila. Sinabi naman niya nung Senate hearing, natawa nga kaming lahat eh. Kailangan daw umalis kayong lahat. So sinabi niya yun. Honestly, Doc, nothing. Yes, what will break us? Nothing. As in, kasi ever since naman, especially if you're just, yes, Padok. What if they start killing you? Go ahead. Doc, may ano go dyan ahead. Eh. May post si MJ Monbiar dyan na ano nga ako dun eh. Talagang na ano ang antig na indamdamin ko dun eh. Na sabi niya, gumising ako ngayong araw na to at nakita ko yung sitwasyon ngayon na mukhang mas delikado ngayon kung ito na yung huling araw namin at ikamatay namin ito. Yeah. Proud kami. Yun ang kanyang sinabi. Gusto ko yan. Natouch ako talaga yes. Doon. Boss Dada and Doc Noreen, no? Kasi what will break us, what if they started... Nakasalig lang po kami o yung aming string po ay nandun lang po sa aming Dakilang Ama kasi nakita niyo naman wala naman kami ibang pupuntahan and inalay na po namin yung buhay namin, mga missionary nga po kami, tinanggap na namin yung consequences o kung ano pa man yun sa paglilingkod namin. And number one, nasa katotohanan kami, yung tinuturo sa amin ni Pastor eh, nasa katotohanan kahit mag-isa ka na lang, tumayo ka. Diba, bakit naman kami luluhod sa injustices? Bakit din namin i-give up yung lahat ng pinagkaloob sa amin? Bakit namin ipagpapalit yung pananampalataya namin dahil sa takot? Naubos na nga yung Dr. Lorraine and Boss Dada eh. Yung amin, inalay na namin, whatever happens to us, then that's the will of the Father. Meron pa naman life after this. Go on, di ba? We will face our God and we will be proud. Inalay po namin yung buhay namin. Di ba? Alam namin inosente si Pastor. Siya ang nag, di ba? Kung nakita niyo po yung mga post po ng mga millions of missionary workers, kami po yung mga niligtas ni Pastor sa kapahamakan, di ba? Sa kasalanan. Ano pa yung ipagpapalit namin sa ganitong buhay? Kaya hindi na ma-break yun kasi kami mismo, witness po kami kung sino si Pastor at ano po yung buhay na pinagkaloob sa amin ng aming Dakilang Ama. Kaya nga, kahit anong gawin nila, hindi po mawawala yung aming pananampalataya, hindi kami aalis dyan. Kasi karapatan, yan ay yung tinasawin, alam mo, yung birthright po namin yan. At ito pa, Dr. Lorraine and Boss Dada. Kasi, yung liwanag po na itinang ni Pastor, hindi rin po yan mawawala. Yun po yung pinanindigan namin dito. Na kung kami susuko, kung si Pastor ay susuko, ano na pag-asa din? Diba? Yung katotohanan, kapag yan ay hindi mo pinanindigan, ano na lang po ang mangyari sa ating bansa? So yun po yung kanina din no, na binigyan din po ng aming Executive Secretary, ni Sister Nori Cardona. Diba, yung maging light of the world, yung lahat po ng turo ni Pastor na binibigay din po namin sa inyo. Ilang beses po namin in-emphasize, di kami armado, panalangin na lang. Sana makita nyo yung kabutihan ng lahat ng ginawa ni Pastor for nation building. Hindi na nga po ito usapin eh, ng pagiging kingdom of Jesus Christ, kundi pagiging Pilipino. Kasi ba for God, diba, and for country, para sa Diyos sa Pilipinas naming mahal. Diba, hindi kami nag-exclusive, Dr. Lorraine, Boss Dada, dun sa pagiging religious namin or what. Kasi basic lang naman po yung ang tinuturo sa amin ni Pastor. Yung bumalik ka sa kalooban ng ating Dakilang Ama.
di ba, yung obedience to His will, which is sin, nakalatag naman po rin yun sa kanyang word of God, di ba? Ay doon po sa kanyang mga salita, di ba? Love God with all your heart, love your neighbor as yourself, love even your enemy. Tao din kami, nagagalit dito. Okay, OJC. Okay, at the moment mga kapartner, no, makikita po natin on the screen si Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Pakinggan po natin. Kapuliin si Dada, buhulihin ang lahat ng haharang. Magandang araw, happy Sunday to everyone. Papasalamat tayo sa ating dakilang Ama sa pamamagitan natin pinakamahalang Pastor, Pastor Apollo C. Kibulo. Sana po napakagandang araw ang binigay niyo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa bagong araw, extension ng buhay namin. We are so thankful to the Father. Parang marami kong mga pulis eh. Parang nako Sunday, hindi pa natin magamit yung ating katipo. Yes. This is our how many days na? 16th day. This is our 16th day. So, salamat din no sa dakilang Ama na siyang nagbigay sa atin ng katakasan. Alam niyo naman, anniversary month, anniversary week natin, lahat ng, hindi naman lahat, pero most of the leaders from the different Kingdom Life congregations here in the Philippines, as well as from the different parts of the world, have flown here to celebrate. Pero ito nga ang nadatnan nila, itong invasion, itong illegal na gawain ng mga kapulisan na ito, pinangumuluhan, pinangungunahan ni General Torre, at sabi niya, this is beyond him. So meaning to say, ganun kalakas ang loob niya, biro mo, parang galing na rin yata sa Luzon, kung saan galing ng area ng Pilipinas, nandito na sa Davao. Meaning to say, kung regional director lang siya, hindi niya magagawa to, di ba? So ang nag-